Okay, so ulitin ko. Tangina. Ulitin kay Bijo, man. Got raggedy rat rat racks in my nappy sack sack sack. Ever since top top top, I feel like the brown boy. So, nireshoot ko ulit tong video na to, man. Oh my god. Reshoot ko ulit, man. Sayang yung pag-unbox ko kanina nung Yeezy, man. Tsaka nung yung Jordan 1. Pero anyways, man, ulitin ko na lang, okay? So, kasi ano eh, madilim eh. Kanina, sobrang dilim nung nireview ko eh. Hindi ko napansin gaano sa camera. Pero yan, okay na. Okay, pero anyways, man. So, yun na nga, no. Ito yung malakas. Migna naman nga pala. Nagbabalik na naman dito sa ating panibago video. Pero anyways, today, guys, ito yung mga unboxing dapat. Unboxing video dapat eh. Pero ayos lang. Ito yung sneakers, okay? Na ito yung mga bago kong cap, okay? Na shoes. So, unahin natin tong Jordan 1, man. Okay, Jordan 1 box! Kaya nga nasabi ko sa inyo, guys. Gusto kong kolektahin yung mga Jordan 1s. At dito ako nagsimula, man, sa ating Royals. Boom! Wild Kiwi. This is actually ano, a used pair, okay? Used pair tong Jordan 1 na to. This is not brand new, okay? This is a used pair from 2017. Kasi dalawang beses nirelease tong sapatos na to ngayong dekada, okay? 2013 tsaka 2017. So, ito ay yung used pair. At shoutout nga pala sa tao na pinagbilang ko neto. Okay, shoutout nga pala. At nilegit check ko na siya. Legit siya, guys. Yung number ng shoes nagmamatch sa box. Tapos yung kadalasan kasi ng fake, yung fake box neto is like yung R. Kung makikita nyo dito, okay? Makikita nyo yung R. Sa fake pair, nandito yung R, man. Sa dulo. Okay, sa dulo kung nasan tong corner na to. Pero kita nyo, legit siya. Okay, tapos yung sa box niya, man, okay, nagmamatch. Gaya nga na sabi ko, nagmamatch yung number ng box. Tapos yung quality na, man, sobrang lupit ng quality niya. Itong 2017 pair na to, meron silang ano eh, quality control problem. Nung nirelease tong sapatos na to, marami ako na rineg na yung ibang tao, man, na nakakuha ng sapatos na to is isang sapatos nila tumbled leather, yung isa hindi. So, maraming flaws yung sapatos ng Royal Ones nung nirelease siya ng 2017. Dahil nga nung nirelease to, sobrang daming pair, so iba't ibang factory ang ginawa, ang ginamit nila at pinaggawaan nila. Pero eto, man, sobrang legit nito. Yung pinagbilang ko nito, reseller din siya, and marami din siya mga binibenta na mga sapatos at mga kung ano-ano man, yung mga Supreme and all that. Pero gaya nga sabi ko, nilegit check ko na siya, legit tong sapatos na to. Salamat dun sa pinagbilang ko neto, reseller din siya. Pero gaya nga nasabi ko, used pair lang tong sapatos natin na to. Pero sobrang lupet, kita nyo naman, di ba? So guys, ang pagbibili ng used pair is okay, guys. It's okay para bumili ng used pair, it's cheaper. Diba, lalo na sa price na nakuha ko to, man, like, whew, it's a steal. Pero anyways, man, bibili kayo ng mga used pair, man, just make sure na alam nyo, mag-legit check ng sapatos. And most of the time, man, dapat magbayad kayo ng mga PayPal credit, lalo na kung online nyo binibili, so that you can file dispute. Diba, kapag pag sinabi mo, oy, peke to, so mag-file ka ng dispute, tapos, diba, babalik sa sa'yo ng PayPal yung pera mo and all that stuff, man. So, yun lang yun, guys, at, so, okay, matakot bumili ng mga pair, man, na hindi galing sa StockX, kasi meron yung mga StockX, man, marami din sa kanila ang nakakalusot pagdating sa fakes, man. Maraming nakakalusot na pair sa StockX. So ilang yung guys, dapat marunong din kayo mag-legit check, ang payo ko sa inyo, okay? Kahit nagaling pa siya sa well-known na company, man, dapat marunong kayo mag-legit check, okay? Kasi katulad nga nasabi ko, yung sa mga StockX, 'di ba, sa mga GOAT, marami ding fakes na nakakalusot, man. So dapat marunong kayo mag-legit check, man, kasi yung iba sa StockX, man, tinitingnan lang nila na mabilis, tapos boom, 'di ba, hindi nila tinitingnan nang very carefully. So, pero yun nga guys, dapat marunong din kayo mag-legit check. Pero I bought this from a well-known reseller, so sa mga nagbebenta ng mga, nagbebenta rin siya ng mga vintage na t-shirts, nagbebenta rin siya ng mga Supreme, mga off-white na sapatos, man, yung mga box logo, nagbebenta rin siya. So, pero legit yung binenta niya, man. So solid, man, solid, dahil na sa presyo na nakuha ko siya. Pero meron pa nga siyang Travis Scott Force, eh, binebenta niya ng used pair, man. So sayang, pero out of the budget. Pero anyways, man, move on na tayo dito sa susunod natin sapatos.
Ito ang Yeezy Zebras. Okay, Yeezy Zebra, in-unbox ko na siya kanina. Meron, hindi ko alam kung i-keep ko tong pair na to. Dahil nga, hindi ko alam, men. Nung una, gustong-gusto ko talaga tong Zebra. Pero ngayon, men, sobrang dami niya ng pair, men. Like, pang-apat na restock na ata to, guys. Ng Zebra. Pang-apat na restock na ata to ng Zebra, men. Nag-drop siya nung August. Nagtapos nung mga February yata. Or March or something like that. Pero this year, nag-drop din siya. You know, nag-sit nga siya sa finish line isang beses eh. Tsaka sa Foot Locker or sa Champs. So, laging nire-restock tong Zebra, men. Sobrang daming pair nito. Ewan ko ba kung bakit hindi na lang nila ilabas lahat at mag-sit dun sa shelf, di ba? Hindi ko alam kung bakit. Pero, sobrang dami netong pair. Yung cream, yung butter, sesame, ito. Tapos, ano pa ba? Basta marami pa mga pair eh. Kasi, di ba, nag-restock nga sila. Nung naalala nyo, nung August, nagsara yung factory ng Yeezy, men, sa Texas ba? Nagsara. Tapos, all day long, men, nag-drop sila ng different colorway ng Yeezys, ng different shoes. Wave Runner, Zebra, yung cream, butter, lahat, no? So, mas nasaya na ako dito sa Jordan 1, men, kaysa dito sa Yeezy na to. Kasi, to be honest, hindi ako nag-care as much na bumili neto nung alam ko magda-drop to pa, no, or magre-restock to. I didn't really care kasi, I don't know, like what I said, man, mass produce siya, hindi naman siya rare na, diba? So, actually, last minute lang ako sumali nung raffle neto eh. Kung tutusin, kung nag-easy supply ako, I could have got like 5 pairs of the shoes, man, you know, like maybe 10, pero what for? Kung yung resale value niya is just gonna keep going down and down, diba? So, dahil nga sobrang daming pairs nito, sa 2020, man, I 100% guaranteed na magre-restock lang to ulit Zebra, pati yung mga cream. So, there's really no point of just like buying a bunch of pair and just waiting kasi at this time, man, hindi mo alam kung ano yung market value ng Yeezy dahil nga, di ba, yung hype ng Yeezy medyo nawawala na. So, bumabalik na ulit sa Nike katulad ng mga Travis Scott, Off-Whites, di ba? So, bumabalik na sa Nike ulit yung mga hype. So, I didn't really care much about this, yung drop ng shoes na to dahil nga, gaya nang sabi ko, yung hype ng Yeezy is namamatay na, okay? So, ang purpose ko lang talaga kung ba't ako sumali ng raffle ng last minute is because I just wanna unbox this for you guys, man, para magawan lang siya ng content. Tapos na itong video na to, baka benta ko na to sa kusan man, sa StockX, you know, sa eBay, sa GOAT, kung saan man, man. Pero, yeah, ginawa ko lang talaga siya ng video, yung talagang purpose ko lang, kung ba't ako sumali ng last minute. Pero other than that, baka trade ko lang to, or something. I don't know. Banga. Pero anyways, guys, maraming salamat sa panonood. And as always, man, you know, like, comment, subscribe, and kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Yay! Brought a shoe with the strap in every color, I'm proud of that. All they see is success, but they don't know where I started at. I can't take no days off, I got money, I gotta get.